Secretary Babe Singson, Secretary Sonny Coloma, Chairman Francis Tolentino, Congressman Boyd Gonzalez, Congressman Boy Blue Abayam, Congressman Toto Defensor, Congressman Carl Lopez, Mayor Benhur Abalos, Dr. Jesus Torres, faculty, staff, students of Rizal Technological University, other local government officials present, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang maga po sa inyo lahat. Noong pinapakinggan po ang talumpati ng ating kagalang-galang na presidente, sabi niya kasama na raw yata ng trabaho yung panlalait, pag-aalipusta, paninira, at iba pa. Sabi ko, di pala ako nag-iisa. Dahil sabi, tama ho yung sabi niya, tila mas madali yatang mag-alipusta kaysa gumawa. Tinan po natin kung nakakain yung pag-alipusta. Alam niyo, tinitingnan ko lang ho talaga itong 11-story building na ito. Tanda-tanda ko pa po nung groundbreaking 2011 yata, boy, ito. 2010. Noong 2010 ho kasi, iniwan sa akin budget, hindi umabot ng 10% sa national budget. No? Pumasok ako June 30 ng tanghali 2010. Ibig sabihin po noon, it was either 6 or 8% ng national budget ang iniwan sa amin pang gastos sa kabuang 6 na buwan ng 2010. Pasok si Boyet, kailangan nung namin ng mga 600 million dito. Sabi ko, Boyet, yung 100 billion, di pa ako sigurado kung bayad na yung sweldo ng mga kawanin ng gobyerno sa 6 na buwan na to. No? Pag-aralan natin. Pero sa sobrang sipag nga ako, kasamang Boyet, yan po, meron na kayong bagong gusali, tinapoy lahat ng equipment. Sabi sa akin, pati generator niyan, na kayang patakbuhin yung buong building, naka-install na, air condition pa raw yata ang classroom. No? Kaya ako tinitignan ako naman sa money speaker. Speaker, yung pinanggalingan ko eskwela, yung Ateneo, walang aircon pa rin yata hanggang ngayon. Eh. Sa ngayon yata kung baka dapat pag-isipan natin yung pangalan, RTU. Yeah? Sa military at police kasi pag RTU, return to unit. Kadalasan may ginawang kasalanan eh. Pero baka ho pwede nga yung Rizal Tech, di ba? Parang Caltech. Mukha sa ngayon kayo. Siyempre, decision po niya. Anyway po, bago ho tayo tumungo rito sa Mandaluyong, nanggaling tayo sa inspeksyon ng in-city housing para sa mga kababayan natin sa Manggahan sa Pasig. Bahagi po ang pabahay na ito ng ating malawakang strategiya sa pangunguna ng DILG at ng NHA na mailayo sa panganib ng baha ang mga nakatira sa danger zones gaya sa Manggahan floodway at may build back better ang kanilang komunidad. Yung pinuntahan nun namin, pag napuntahan nyo yung Manggahan spillway, yung mga tirahan po nitong mga kababayan natin ay hindi nasa taas ng Manggahan spillway. Itong mga nililikas nasa loob ng Manggahan spillway. So titira no yung dadaluyan ng tubig pag napakaragasa ng buhos ng tubig, di ba? So talaga naman po kanina sa inspirasyon ng binakalup sa atin ni Jesse Rebredo, talaga nagkaroon tayo ng solusyon para dito sa ating mga kababayan na mailagay sa maayos sa kanilang tirahan. Okay. Alam po nyo, kanina binanggit na nga po ng ating butihing kalihim Babe Singson. Alam nyo, next year po, sa July 1, 2016, no, inaasahan ko po pag meron akong kausap na Babe, hindi na po si Babe Singson. No. Pero matagal na po ako umaasa, kaya huwag po kayong masyado mainit. Anyway, balikan po natin yung problema. No? Kanina pinag-uusapan ng baha. Ayon sa DPWH, wala tayong sapat na drainage capacity para sa buong National Capital Region at mga Karatig Bayan. Idihin ko lang, yung mga kanal at estero natin, di naman kakayanin ang malaking volume ng tubig. Kaya naman kapag malakas ang buhos ng ulan at buhaba, ang tubig mula sa Sierra Madre, umaapaw ang mga ilog, nalulubog ang ilang bahagi ng Metro Manila at nagiging sani ito ng karamdaman at matinding traffic. Ang Laguna Lake po na pwede sana sumalunas tubig talagang silted, kaya mabilis ding tumaas ang tubig sa lawa at binabaha ang mga kabahayang nasa paligid ito. Ang Manila Bay naman na isa pang labasan, maraming ding low-lying coastal areas sa paligid na madaling mabaha, lalo na kung masasabayan pa ng high tide. Ngayon, ang solusyon po natin, kailangan komprehensibo, buo at malinaw na flood management master plan na ipresenta ni Secretary Babe Singson kanina. Kasama po dito ang ginagawang main drainage project para sa Mandaluyong. Klaro po,
kailangan may dadaluyan at pupuntahan ang tubig sa tuwing buhaba. Pero ang realidad at alam ito na mga nakalipad na sa ibabaw ng Metro Manila, may bakante pa kayang pagtatayuan ng infrastruktura sa National Capital Region. Pwede magtayo ng cisterns gaya doon sa Fort Bonifacio, doon po sa Burgos Circle. Pero kaakibat po niyan ang pagbubukal ng lupa na lalong magpapasikip sa trapiko. Napag-uusapan na rin natin ang trapiko. Ito po ang ulat sa ating pong DTI. Siyempre po, tulad ng parati, may good news at may bad news. Sa good news po muna tayo. Higit 22,400 bagong sasakyan o kotse ang nabibili kada buwan. Siyempre, kung may bago kang kotse, gusto mong gamitin ito. Idagdag ko pa po, ang halos 100,000 motorsiklong bago kada buwan nito pong 2014. Suma nga po niyan, 1.2 million na bagong motorsiklo noong nakaraang taon. Ang resulta po, siyempre, lalong sisiksikan sa kalsada. At natural, dahil sa trapiko, ang sasakyan at motorsiklo na pinag-ipunan mo ng gusto, mas mabilis malalaspag dahil nakababad lang sa karbon. Ang ideal na sitwasyon, dagdaga ng mga tulay at palawakin ang mga kalye. Pero maski ito po, aabutin ang ilang taon para maipatupad at katakot-takot pa ang diskusyon, lalo na sa usapin ng right of way. Kunin na lang po natin ang kaso ng Guadalupe Bridge. Ang dapat kasadyan kada araw ay 200,000 sasakyan. Pero ang naiimbudo po sa maghapon, 250,000 sasakyan. Talagang lagpas po ito sa kapasidad ng ating tulay. Yang tulay pong yan, kailangan na rin pong i-retrofit dahil maaari itong bumigay kapag lumindol. Kailangan natin magtayo ng isa pang tulay na tatawid sa Pasig River mula Global City papuntang Show. Pero may kontra naman dito dahil sila raw ang mapeperwisyo. Ibahagi ko na rin lang. Malapit nang ipresenta sa akin ang iba't ibang plano para maibsan ang siksikan ng mga sasakyan. Ang akin po, ang pinakaradikal dito ay hatiin ang bilang ng buwabiyahing sasakyan. Salitan ang pagbabaybay ng odd at even na plaka sa ating mga kalsada kada linggo. Pihadong luluwang ang traffic dahil kalahati po ng sasakyan ang mawawala. Pero sigurado pong marami na namang aalma dahil hindi magagamit ang kotse nila. Ganyan po ang kinakaharap natin sa paglaban sa baha hanggang paglalatag ng infrastruktura at maging sa pagsasayos ng trapiko. Ang namamayaning kaisipan ay ganito. Okay kami sa solusyon. Okay kami sa konstruksyon. Huwag lang kami ang maiipit sa implementasyon. Paano ho natin gagawin ang lahat kung sasabihin ng lahat na kailangan nating kapanamayan ay hindi dapat sa amin ang paggagawa niyan? Ngayon, susunod doon, lumipad nga kayo ulit sa National Capital Region. Tingnan po nyo yung bakanting lugar. Makikita po nyo siguro ang Rizal Monument. Makikita rin po nyo siguro ang ilang libingan. At yung libingan na rin po, masikip na rin. No? So, ulitin ko lang ho. Sa flooding ho, para pinakasimple natin maintindihan, galing sa Sierra Madre, bubuhos sa iba't ibang mga ilog, ibang tributary, ibang creek. Nung undoy po, times 3 ang volume na dumaloy kesa sa kaya nung dadaanan. Yung tubig ko kailangan may puntahan. Ngayon po, ang drainage natin dito, pag nakita natin, ang daming drainage, maayos yan. Marami pong gusali at iba-iba pang infrastruktura na may drainage nga. Pero ang susi doon, itapon sa pinakamalapit na body of water. Nawala naman nagkukwenta kung ilan ba capacity ng body of water na yan. Sa buong NCR po, Maynila lang at bahagi ng Makati ang meron tinatawag na sewerage and septic system. Siyempre po, kailangan magkaroon ng isang buong plano na ginawa na nila, i-implement lang natin, na meron talagang lohika yung paglalagay nitong ating mga sistemang to. Mahaba hong proseso dahil buong National Capital Region at may mga karating pang probinsya na kailangan natin aseksuin para ganap ang solusyon. Pero lahat po na solusyon yan, pati yung paghahanap ng pondo para dyan, magawa natin lahat. Pagdating naman ng oras, baka naman kaliwat ka ng paghahabla para makuha yung right to po eh. Dahil yung pakikisama natin, hanggang hindi lang tayo maperwisyo. Eh, mahirap po yata walang mapeperwisyo. Aminin ko po, lahat ng problema gusto natin tugunan at kung pwede, nagawa na sana natin ito kahapon pa. Pero may mga limitasyon sa kung ano ang maaari natin gawin. At hindi naman pwedeng agad-agad ang pagpapatupad sa isang hakbang. Nagsisikap nga tayong tugunan ang lahat ng kayang tugunan. At ang panawagan ko po, makiisa at dagdagan ang pag-unawa at pasensya.
sa inyo namang pakikiambag, masisiguro nating sabay-sabay tayong uunlad. Mga boss, sa daang matuwid ang pakay natin, itama ang dapat itama, ayusin ang kayang ayusin at ang dapat ayusin. Kasabay po nito ang pamumuhunan sa mas maganda at mas maunlad na kinabukasan ng bawat Pilipino. Ito naman po ang diwa ng pagpapasinaya natin sa Senator Neptali A. Gonzales Academic Hall ng Rizal Technological University sa araw na ito. Tayo na nga po ang nag-groundbreak nito at kitang-kita ninyo naman ang resulta ng ating pagtutulungan. Ito po ang magsisilbing bagong academic building para sa mga nag-aaral ng education pati ng information technology. Nagpapasalamat nga tayo unang-una sa inyong butihing kinatawan na si Boyet Gonzales na talaga naman pong tinutukan ang proyektong ito at saktong-sakto ang inaugurasyon natin sa nalalapit niyang kaarawan sa Sabado. Nagpapasalamat din tayo kay Speaker Sonny Belmonte at binigay ang kanyang suporta at pinauna ang Mandaluyong bago ang Quezon City. Ibig sabihin siguro ho noon, doble ang kailangan sa Quezon City. Ang pinaka-importante, ang building na ito, bunga ng pag-aambagan ng mga taga-Mandaluyong. Kaya naman, maraming salamat po sa inyo. Kaya nga po na nakapagpatayo tayo ng ganito kalaking gusali, lalo pat masikip na sa lungsod. Ang isa pang kahanga-hanga sa proyekto nito, ang sabi sa atin ay makakasabay na daw sa ibang kilalang pamantasan ang sa larangan ng ang IT facilities ng Rizal Tech. At pero sa akin po, ang pinakatagumpay ng pasilidad na ito ay ang lahat na makikinabang rito. Dahil sila naman ang magbabahagi na matututunan nila sa susunod na generation pagdating ng panahon. Itong bagong sentro ng edukasyon sa inyong lungsod, pupuntahan ng mga dalubhasa dahil mas moderno ang kagamitan para makapagturo. Mas epesyente namang nilang may papabatid ang kalaman sa mga nag-aaral. Ang mga tinuruan naman po, pagbalik sa kanilang komunidad, may babahagi ang mga natutunan. Dahil dito, mapapabilis ang pagsasali ng kalaman sa mas marami nating kababayan. Ito po ang tinatawag nating multiplier effect kung saan naipapasa at naipapamana sa mas marami ang benepisyong natanggap ng ilan. Dito nga naman naalala ang sinabi ng aking ama, oras na mapanghawakan mo ang kaalaman, nasa sa iyo na iyon habang buhay. Kaya nga po, sa mga kabataan at mag-aaral na pangunahing benepisyaryo ng bagong pasilidad na ito, may kasangkapan na kayo upang masagad ang pagkatuto. Ang hamon ko sa inyo, gamitin ang pinag-aralan para makapaghatid ng higit na benepisyo at serbisyo sa inyong kapwa. Sa inyong pagtulong, asahan naman ninyong titindig sa mas mataas na lunsaran ang mga binigyang lakas ninyo. At sa ganung paraan, matitiyak ninyong maabot nila ang mas matatayog na pangarap para sa ating bansa. Bilang Pangulo, di pa rin nagbabago ang aking layunin ang magpamana ng isang Pilipinas na mas maayos kaysa sa ating dinatnan. Ang makitang abot kamay ng karaniwang Pilipino ang kanyang mga hangarin dahil suportado siya ng Estado at tanga niya ang kakayahan para matupad ang mga ito. Ang pabahay kanina umaga, ating Flood Management Master Plan, ang mismong gusaling ito, at maging ang iba tagumpay sa larangan ng ekonomiya at infrastruktura, ang umuunlad na sandatang lakas at mas pinalakas na PNP, ang milyon-milyong Pilipinong saklaw na ng CCT at libreng nakakapagpagamot dahil sa filler. Ang lahat ng ito at marami pang iba ay nagsisilbing konkretong patunay ng kaya natin makamit kung pagtitibayin pa natin ang pagkakapit-bisig sa Damatwid. Ang punto rito, kung mapapatid ang pagsasagawa ng mabuting plano dahil tiwali o di maasahan ang ilalagay natin sa poder, sino ang makakapagsabing talagang matutugunan ang pangangailangan ng Pilipino pagbaba natin sa pwesto? Pero kung sa tweet at napatunay na ang husay, tayo papanig, pihadong mas mabilis natin mararating ang ating inaasam-asam. Sa pinakauli ko pong sona, sinabi po natin, napakalayo na ng ating narating. Pero simula pa lang ito, sa nalalabing panahon ko sa panunungkulan, magtiwala kayo doon, doblein pa natin ang sigasig at higit pang palalakasin ang ating paninindigan para sa bayan, sabay pa sa paghimok sa ating mga kababayang manatili sa daang matuwid upang palawakin ang dala nitong benepisyo. Tiwala naman ako, sa gabay ng Panginoon at sa ating di mababaling pagdadamayan para sa mabuting pamamahala,
siguradong maabot natin ang dakilang potensyal ng ating pulay. Siguradong mas magandang Pilipinas ang may papasa natin sa mga susunod sa atin. Sa pagtatapos po, balikan ko lang yung mga sinabi natin, buti ang Pangulo. Nung hiningan raw po ako ni Boy Titong Gusali, 19,000 ang enrollment ng Rizal Technological University. Ngayon po ay 30,000 na. Parang patunay po yun doon sa datos na nagsabing pati yung out-of-school youth, no? Ay talagang nabawasan na natin ang kanilang hanay at bilang. Ngayon po, napapag-isiprin ako. Mukha nag-usap ang ating butihing Pangulo at si Boyet Gonzales. Siguro ho, next week sasabihin na dumoble na ang populasyon namin, doble na rin yung building namin. Unahin ko lang ho yung Quezon City muna. At siguro, hindi ko na rin yung kanina. Kayo ho mga nakapayong na kanina pa, no? Pareho lang naman ho tayo napapawisan. Ayoko ho magtanong kung walang auditorium dito. Baka maidagdag pa ho doon sa mga gusali kailangan ko. Pero ididihin ko lang ho, sa atin naman pong palakad, kailangan maipakita lang ang pangangailangan na hanapan natin ang paraan. No? At mula ho, isipin nyo, noong 2010, noong unang binanggit to, wala hong iniwan sa akin kundi utang eh. No? At merong hinihingan akong panggastos. Inisip ko, sa kaya natin kukunin lahat ng panggastos na to? Pero kaya yun akong testigo. Nagawa natin to dahil pinagtulungan natin to, napababa natin yung unemployment, at talaga ang dami na akong nagbago sa ating lipunan. Pero ang pinakamaganda akong gusto kong isipin po ninyo, lahat na nangyaring to umpisa pa lang. Pero nasa sa inyo yan kung pagpapatuloy natin. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po.